Kumusta mga bata? Hinaka na ba sa bagong aralin? Kaya tayo na at tinasimulan ang ating aralin. Teacher Leon TV Channel, walang bata, may iit. Masaya ang matuto dito sa Teacher Leon TV Channel. Handa na ba kayo? Kaya ang ating aralin ngayon ay tungkol sa katangiang may papapasa sa mga anak. Anong-anong bahagi ng iyong katawan o anyo ng mukha ang sasabi mo kaparehas sa iyong nanay at tatay? Alin physical na anyo naman ang kaparehas sa iyong nanay lamang? Kung ikaw ay may kapatid, sino sa inyong makakapatid ang mas kamukha ng iyong nanay o ng inyong tatay? Ang mga tangiang physical gaya ng kulay ng buhok o pubis ng mukha ay ipapapasa ng magulang sa kanyang magiging anak o sibling. Subalit hindi lahat ng mga physical na inyo ng magulang ay may papasa agad sa kanilang anak o sa lahat ng kanilang magiging anak. May mas darang larawan sa ibaba. Maaari din namang kumuha ka ng larawan ng iyong pamilya at pagmasdan ito. Suriin ang larawan. Awan. Kilalanin ang mga physical na inyo na ipasa ng magulang sa kanyang anak o ng inyong mga magulang sa iyo at sa iyong mga kapatid. Narito ang mga physical na katangian ng mga may buhay na ipapasa sa kanilang mga sibling. Ang kakayahang magparami ng lahi ng mga tao, hayop at halaman ay siyang nagpapatuloy ng buhay ng mga ito sa mundo. Sa ganitong pamamaraan, ay napapasa din nila ang mga tangiang pisikal sa kanilang mga sibling. Una, ang pisikal na katangian ng mga ama at ina tulad ng hugis at kulay ng mga mata, kulay ng buhok at balat, hugis ng ilong at mga labi, hubog ng katawan at taas ay napapasa sa kanilang mga anak. Pangalawa, ang mga hayop gaya ng aso, pusa at ibon ay nakapagpapasa ng mga physical na katangian tulad ng kulay ng mga mata, balahibo at hugis ng katawan sa kanilang mga sibling. Pangatlo, ang mga hayop na nangingitlog katulad ng paru-paro at palaka ay ibang anyo ng sinilang, ngunit nagiging katulad din sila ng kanilang mga magulang habang sila'y lumalaki. At pang-apat, ang mga halamang nagmula sa binhi o buto ay may katulad na hugis ng dahon at bunga sa kanilang mga halamang nagmulang katulad ng mayabas. Ilang gawain, pagkatuto, kumuhit sa iyong kwaderno ng anumang larawan ng halaman o hayop na iyong nakikita sa paligid. Sumulat ang limang pangungusap hinggil sa piskal na inyo nito na maaaring itong ipasa sa kanilang magiging anak o sibling. Konting trivia lang po, ang DNA ang bumubuo sa genes ng lahat ng nabubuhay na organismo at dito nakadepende kung ano nung mga katangian ang mamanahin ng bawat organismo. Ang ibig sabihin ng DNA stands for deoxyribonucleic acid. Ayon sa pag-aaral, ang katalinuhan ng isang anak ay namamana talaga sa kanyang ina. Ito ay dahil sa gene na chromosome X na siyang dahilan ng talino ng isang bata. Ang mga babae may dalawang X chromosome, kaya ito ay nipapamana niya sa magiging anak niya. Samantala, kapag namana ng anak ang gene ng tatay niya, ito ay wala pa rin bisa sapagkat mas malakas ang gene ng nanay. Nabubuo ang AF genes na ito sa cerebral cortex kung saan ang talino, isip, salita, at planning ay nade-develop. Pero, saan naman namamana ng mga anak ang madaling pag-adapt ng mga bata sa pag-aaral ng vocabulary words? Marami nagsasabi na ang kadalhanang ito ay namamana sa kanyang tatay. Ito ay sa dahilan na ang mga lalaki ay mas superior sa mga babae at expert sa mga problema at baba.
Siyempre, hindi rin natin makakalimutan ang daddy. Salamat sa tatay dahil ang paternal genes o emotional brain o mas kilala sa limbic system ay responsable sa survival. Ito rin ay may connection sa function ng sex, food, at aggression. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga genes ng ating nanay at tatay. Yan ang inyong pagkatandaan, mga bata. Nilaging tandaan, mag-aral lang mabuti upang buhay mo ay bumuti. It's Shirley Leon TV Channel, nagpapasalamat sa inyong lahat.